Who's your ex you love the most? Hi guys, welcome to my channel! Oh my god! Wow! So ayun, nagtanong-tanong ako. Nag-post pala ako. Sabi ko, ask me anything. Anything you want, I will answer it on my first vlog. So ayun, mag-uumpisa na tayo. Wala nang intro-intro. Let's go! First question! Jambi Rodriguez, bakit ang laki ng puwet mo? Kumain ka ba ng gasol? Be! Hindi kinakain ng gasol. Nilulumod, be! Hindi ko alam. Ang isyo kasi nila sa puwet ko. Ang laki daw. Ano magagawa ko? Alaga kasi ako ni mami. Next, Julianne Ripata. Bakit ang cute ko? Ako din hindi ko alam bakit ang cute ko. Nasa laki natin yan, girl. Next question is kay Pam Pam. Anong sekreto ng maganda gaya mo po? Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu wa jujitsu suru no mo. Magano ka lang, mag-lip tint ka lang, dai. Lip tint lang yan. Ala, hindi ako prepared. Lip tint lang yan. Si Pam Pam ulit, sabi niya, sino sa mga ex mo ang gusto mong balikan? Who are you? Yung totoo ate. Hindi ako sinungaling. Pero wala talaga akong gustong... Kasi pag sinabi mong ex, nakaraan na. Pwede mong balikan kung deserve niya. Eh hindi naman na nila deserve. Eh hindi naman na nila deserve. Kaya wag na lang. Wala. Sunod, sabi ni Danica Rose Romero. Bakit gusto mo mag-vlog? Sino o ano ang nag-inspire sa'yo para mag-vlog? Wala talaga akong balak mag-vlog na ano ko lang siya nung ngayong grade 9 lang na kinikeme-keme nila ako na uy, mag-vlog ka kasi damo mo to, ang ganda, kamukha mo, ganyan-ganyan. Kamukha ko daw si Sainab. Seriously, what the fuck? Hindi ko naman sa ina-assume kasi sila nagpo-push akin. Siyempre, pleasure, diba? Ang nag-inspire kasi sa akin is mga kaibigan ko and of course family ko kasi pinupush nila ako na yung pinapanood ko sa mga vlog, kaya mo naman yung gawin, sinasabihan nila ako ng ganun. Siyempre, nakakataba ng puso na ano sila sa akin, ang laki ng tiwala nila sa akin. So yun. Do it! Next, sabi ni si Pia Rojo, sino sa mga ex mo ang gusto mong bumalik? Wala. Pero siguro yung last. Pero ayoko na. Kasi keme, nasaktan eh. Pero in last. Kasi pinakilala ko siya kay Ma. Last na. Alam mo na yan, girl. Ikaw yan. Sunod, sabi niya, nagagusto ka na ba sa kaibigan mo? Hindi. Hindi pa, hindi ko alam. Kasi, hindi pa talaga. Kasi iba ang tropa sa kaibigan. Kasi ang tropa, madami. Yung pa, pwede ka sa tropa mo. Kasi ang kaibigan mo, manalim yan. As in, parang turing mo dyan, kapatid. Yun lang. Next, sabi ni Micaela Jorodan, who's your ex you love the most? Bakit puro ex? Bakit puro ex? Sige. Yung last talaga. As in yung last. Kasi yun, siya yung pinakilala ko kay mama. Shunod. Si Liza Faye Contreras. Ano pong gusto mong course? Ah, ang gusto kong course dapat talaga. Hindi ko nga alam. Kasi ang course ko nung grade 9 ako is animation. Grade 10,
cookery. Tapos ngayong grade 11, gusto ni mama mag-computer ako para hanggang college na. Kasi gusto niya sa bahay lang ako kasi ayaw niyang mapalayo ako sa kanya. Tsaka mama's girl ako kaya ayaw kong malalayo sa kanya. Tsaka susundin ko yung gusto ni mama na mag-computer ako kasi naging course ko din naman siya. Sundin ko yung gusto ni mama kasi wala namang magulang na gusto mapasama ang kanyang mga anak. Stop! Mia Khalifa, aka Rave. Sino mga ex mo? Lahat ka, stop. Rave! O, tinatanong mo ba mga ex ko? Joke lang. Basta memory ka dun. Next! Ani Villacorta, aside from your family and friends, for you, who makes you happy recently? Sa akin kasi wala nang iba nagpapasaya. Family and friends lang talaga. Kasi, sino nagpapasaya sa akin, iyon na rin ako. Yun lang, sila lang yung kinakapitan ko. Sila lang yung nagpapasaya sa akin, wala nang iba. Next. John Christian S. De Mesa. Bakit panda? Laitan tayo, girl. Pakasama ng galing mo. Nasa lahi kasi namin yun. Maligaw ang kumana ako sa hide ni mama. Joke lang! Next. John Christian S. De Mesa ulit. Bakit ang cute ko? Nasa lahi niyo yan, girl. Pero hindi ko alam sa kalagma, hindi ka naman nila kalagi. Paano masabi? Joke lang. Baka ka ma-offend. Next, Redenza nyo. Hindi pa ba sapat yung alam niya at ramdam niya na mahal mo siya para ipagpalit ko pa sa iba? Ganito kasi yan. Hindi ako perfect sa pag-love ha. Based on experience, ganyan. I am the one, the way your time don't need. Kasi, paano bang ipapala mo sa kanya? Ipapala mo sa chat? Sabihin mo, mahal na mahal kita? Ganon? Hindi kasi ganon. Kung mahal mo, iparamdam mo. Kung nagpunta mo siya sa bahay niya, hindi siya yung pupunta sa bahay niyo. Kasi babae siya. Prinsesa siya. Dapat, prinsesa sa bahay niya, iturin mo rin siyang prinsesa. Sabi na rin din sa inyo, kapag nakipag-break ba, okay lang na hindi sabihin niyo totoong reason kung bakit nakipag-break. Pwede namang sabihin mo, pwede rin hindi. Kasi kung halimbawa, mahal na mahal mo yung tao, ayaw mo na siyang masaktan, huwag mo na lang sabihin yung reason. Kasi kung alam mo, masalo lang siya masasaktan. Pwede namang sabihin mo para naman matahimik yung kalooban niya, para aware siya sa nangyari sa'yo, aware siya kung bakit naghiwalay kayo, hindi yung iiwan mo siya ng walang ibang dahilan. Mayang Bechayda, pag ba pumado sa matanda dahil nakapikon, walang ugali ba ang tawag ko? Dahil nagtatanungan kayo sa comment section ko ha. Oo, kapag umago ka sa matanda talaga, walang ugali ang tawag doon. Para lang kapag mali na, pwede ka tumahol. Sabi ni Jasper Clark and Soreta, mali bang magmahal ng tao hindi ka pinili dahil hindi ka kayang ipagmahal? Hindi yun mali. Kasi kahit hindi ka niya minahal pabalik, at least alam niya na minahal mo siya. At least alam mo sarili mo na hindi ka nagulang dito. Kahit hindi ka niya minahal pabalik. Sabi mo, dahil hindi ka kayang ipagmalaki. Paano mo naman nasabi hindi ka kayang ipagmalaki? Hindi ka lang pinili, hindi ka na kayang ipagmalaki. Di ba pwede hindi ka lang nagusto? Di ba pwede hindi ka lang nagusto? Next question. Sabi ni Ken Ken Salen, paano ka nabubuhay sa araw-araw? Hindi ko naman pinasinasabi ko na nagiging makadyos ako ganyan. Kasi promise, as in, bago ako matulog,
pagagising ko, bago kumain, anong gagawin ko, saan ako pupunta, always ako nagdadasal. Hindi, although nakakalimut ako magdasal kasi hindi rin ako perfecto, di ba? Pero mas maangat pa rin kasi siya sa akin. Siya yung, sa araw-araw talaga, siya yung kinakapitan ko. Wala nang iba. Para sa kalaman ng lahat, Seventh-day Adventist po ako. At hindi ko po yun ikakaya. Never go yung ikakaya. Proud ako bilang isang Adventist. Kahit maglakad ako sa sentro na kapelda, wala akong pakialam basta magsisimba ako. Wala akong pakialam sa kanila pag tingin nila ako basta magsisimba ako. Yun lang. Let's shout out, shout, 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 shout out. What? 1,000 years later. Shout out kay Mama and Papa na lagi sinusuportahan ako sa lahat ng journey ko. I love you both. Shout out din kay Kuya Mark and Ate Matt na sponsor ng ring light and tripod. I love you. Shout out din kay Micaela Roldan, kay Jambi Rodriguez, kay Pam Pam, kay Danica Rose Romero, kay Sophia Rojo, and kay Rave na ang kulit-kulit kung kailan daw ako mag-upload ng aking video na ito na yun, so ito na yun. And kay Sheila Clasho, Kim Bardell, Janel Imperial, and Ken Kinsalen, April Evangelista, may Ayasis na lagi sinusuportahan ako sa lahat. I love you so much, be. And kay Janel Antonio, hi! Shoutout din kay Janel Boticario, kay Russell Imperial, and kay Kuya Kenneth. And shoutout din kay Kim Carlo Nazaleta. At shoutout sa'yo, Wayne Ivan Almares. Hindi pa malang ako nakaka, ano sa YouTube, gusto mo agad ng iPhone X. Shoutout kay Doreen Aguilar. And Ray Al Aguilar, I love you both. Shoutout din kay, mahal na mahal kong Luga, I love you so much, I love you, I love you. And shout out kay Adrian Octan, ang supportahan ako sa lahat ng nag-subscribe. Thank you so much for watching. Hope you like this video. Just like, share, comment, and click the bell notification for more upcoming videos. Thank you so much. I love you always. Love, let's keep it always.